So magandang buhay, magandang araw, magandang mga lalaki at babae po kayo ng ating Panginoon. Ano man po ang inyong kalagayan, welcome po kayo dito sa ating pong Empowering Moment Thursday Edition. At nagpapasalamat tayo at muli po tayong nagkadaupang palad upang tayo po'y magkasama-sama sa pakikinig at panunood ng ating pong Empowering Moment. Ano po? Moment Thursday Edition. At nagpapasalamat tayo at muli po tayong nagkadaupang palad. Yan. Upang tayo po'y magkasama-sama sa pakikinig at panunood ng ating pong Empowering Moment. Ano po? Yes. Mapagpalang buhay, mapagpalang araw. Ano po ang inyong kalagayan? Nawa po kayo ay matatag, malakas, pinagpapala, at hindi po natitinag. Sabi nga, I shall not be moved. Sabi ng isang kanta, no? At nasa Bible din po yan. I shall not be moved. So, ano man po ang iyong kalagayan, salamat po sa inyong pagsama, sa inyong pag-antabay dito po sa ating pong Empowering Moment Thursday Edition. Sa nais pong batiin mamaya, ay mag-comment lamang po kayo dyan sa ating pong comment section upang kayo po ay mabati po mamaya sa ating pong batian portion. At kung sino man po ay yung may mga birthday, welcome din po na kayo po ay batiin dito po sa ating pong Empowering Moment. Ang Empowering Moment po ay naglalayo na tayo po ay ma-remind ng salita ng Panginoon, ma-realign ng salita ng Diyos, ma-refresh ng salita ng Diyos, ma-rebuke din, ma-revive tayo ng salita ng Panginoon. Sa panahon po ngayon, napaka-importante po na tayo po ay lalong maging matatag, malakas, hindi po natitinag. Sapagkat napakadami po ng pangyayari sa mundong ito na pwede pong makapagbigay ng tinatawag po sa atin ng panghihina or panlalamig. Ano ho? Medyo mainit-init dito sa simbahan ng kaunti sapagkat electric fan at yung aircon po ay kabubukas lang ho natin. Akala ko di ako magbubukas ng aircon kasi kaya mainit po pala. So ngayon, gayon pa man, welcome po kayo dito sa ating pong Empowering Moment. Kung meron po kayong nais batiin at kung kayo po ay nais batiin ngayong gabi, mag-comment lang po kayo sa ating pong comment section diyan po sa baba at ating pong ipa-flash yan mamaya upang kayo po ay ma-recognize at kayo po ay mabati. Sa panahon po ngayon ay talaga naman pong napakadaming bagay ang pwede pong makapagpahina, makapag-uga, ika nga, makapag-shaken sa ating pong buhay pananampalataya. At ang ating buhay pananampalataya ay napakasarap po sapagkat ang Diyos po ang may sabi kahit po mayroon po tayong tinatawag na trials or tinatawag po nating tribulation or hardship, ay kaya po nating mapagtagumpayan sapagkat si Kristo ay lagi nang nagsasabi sa atin, I have overcome the world according to John chapter 16:33. Maharap natin ang bukas na masaya, na may kagalakan, na may pag-asa sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. So basahin ko muna sa inyo isang comment po dito ng ating kapatid. Ito po, ang ating kapatid na si Sister Vicky Camarillo. Sister Victoria Camarillo, good evening po. Good evening po, Sister Vicky. Nabasa ko po ang inyong PM kanina. Pagpunta ko dito sa simbahan, ang inyo pong lingkod ay naglaba kasi sapagkat madami pong ginagawa, hinahabol-habol po yung mga oras at sa Friday, bukas ng gabi mayroon din tayong Empowering Moment at Saturday mayroon po tayong tinatawag na men's regional men's fellowship sa Zoom at inaanyayahan ko yung mga kalalakihan kahit hindi po kalalakihan, mga kabataan, mga kababaihan, pwede rin na kayong mag-join. Sapagkat ang pag-uusapan po bukas sa mga kalalakihan ay God's design for men. Tingnan niyo po kung ano pong disenyo ng Panginoon sa mga kalalakihan at yung kanilang role bilang mga lalaki na nilikha ng ating Panginoon. Sa ano po yan, Saturday, alas 9 po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At ngayon naman po ay Thursday edition at bukas naman ay Friday edition.
Lalong-lalo po sa panahon ngayon, dapat po tayong laging makapakinig ng salita ng Diyos, maging babad sa presensya ng Diyos, maging babad sa kanyang salita, sapagkat napakadami pong problema ng mundong ito na hindi po natin kayang pigilin. Sapagkat nandyan lagi talaga yan. At yung mga problema yan ay pwedeng makaapekto sa iyo, pwedeng makaapekto sa akin, pwedeng makaapekto sa iyong pananampalataya. Kung meron po kayong nais pabati ngayong gabi, ay pwede po kayo mag-comment sa ating comment section. At babasahin po natin mamaya, ito man ay anniversary, ito man ay wedding anniversary, birthdays, mansary, weeksary, o ano man po yung inyong ipinagdiriwang ay pwede po nating pabati dito sa ating pong empowering moment. Mag-comment lang po kayo sa comment section, isulat nyo po at aking pong babasahin mamaya. At kung meron man kayong mga announcement, pwede po nating basahin din dyan mamaya. Mag-comment po kayo at ating pong babasahin. So tonight, ating pag-uusapan ang nakalagay po sa inyong screen na nagpa-flash dyan po, na nag-roll, ika nga. Iyan po yung ating pag-uusapan ngayong gabi. Stand firm, let nothing move you. Stand firm, let nothing move you. A command for us to stand strong and let nothing shaken us in everyday life. Ang utos para tayo maging tumayong malakas at walang hindi tayo matinag sa bawat araw ng ating buhay. Marami po kasi ang pwedeng makapagpahina ng ating pananampalataya. Marami pong pwedeng makapag-shaken ng ating pananampalataya. Marami pong mga bagay ang pwede pong makaapekto sa ating pananampalataya. Katulad po na tinatawag natin na problema, generic. Like for example, karamdaman, specific ano po, kawalan ng pananalapi, ano pa, kawalan ng hanap buhay, ano pa, yung kawalan ng mapupuntahan, iba po ay halos to the point ay talagang manghina na ang pananampalataya. At ang aking palagay, ang aking obserbasyon ay medyo matatagalan pa sapagkat sa statistic ay tumataas pa ang mayroong pong Delta virus. Ano po? At ito po ay marahil hindi natitigil. Kung ganun man, hindi man ito titigil, eh wag naman po nating hayaan na ang ating pananampalataya ay manlamig at manghina. So buksan po natin ang ating mga talata ng Biblia, ang ating Bible, na ating pag-uusapan dyan sa ating title ngayong gabi. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay nakalagay po dyan sa inyong screen, stand firm, let nothing move you, a command for us to stand strong and let nothing shaken us, nandiyan po sa inyong screen, in everyday life. Kung gusto nyo pong maging malakas, kung gusto nyo pong maging strong sa pananampalataya, nasa tamang oras po kayo ng panonood ng ating pong programang ito. Kung meron po tayong dapat na laging gawin ay maging malakas ang pananampalataya. Bagamat ang sabi nga ng ating pong naririnig parati na si tinatawag po natin Billy Graham, na ang sabi niya, a Christian life is not a constant high. Sometimes we experience terrible problems na to the point parang hindi tayo, parang nawalan tayo ng pag-asa. Pero salamat na lang sa Diyos, lagi pong nandiyan. Buksan po natin ang ating Bible at basahin po natin yung ating pong pag-uusapan. Isang talata ng Biblia na napaka-powerful sapagkat ang salita ng Diyos ay powerful. 1 Corinthians 15:58. Ito po ang sabi, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang sabi naman po ng King James na talata ng Biblia, ang sabi po doon ay, kung maalala niyo po, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know, sabi po doon, that our labor in the Lord is not in vain. Our labor in the Lord is not in vain. Very popular na talata sa Biblia. Marahil, ang dami nyo ng beses na napapakinggan. Marahil, nakikita nyo sa
inyong Facebook. Marahil pinupost nyo pa ito. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng talatang ito? At para saan ito? Unang-una, ito'y para sa mga Kristiyano sapagkat Kristiyano ang kinakausap ni Pablo. Take note yung word na therefore. Meron po laging therefore sa Tagalog, kaya nga. Lagi nating bibigyang pansin sa ating pagbabasa yung word na therefore. Kaya nga, subalit, datapwat. May mga ganyang mga salita sa Tagalog. Wherefore. Lagi, but. Lagi nating bibigyang pansin po yan. Bago po dumating ng 58, ano po, ay may pinanggalingan. Yung taas. Ang konteksto po ng chapter 15, it's all about resurrection. Jesus rose from the dead. Jesus is alive. Si Kristo ay muling nabuhay. Yan po ang konteksto ng 1 Corinthians 15. At sa mga taga-Korinto, ito po yung issue sapagkat hindi po sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Ano po? Yan po yung hindi po pinaniniwalaan nila. Basically, itong chapter 15, verse 58, application ng theological teachings. So, merong tamang turo, dapat merong tamang pagsasabuhay. By the way, itong buong book ng Corinto ay very problematic church. Yan po yung kalagayan nila. Problematic sapagkat ang mga leaders po doon ay may mga division. Kanya-kanya silang tinitingnan ng leader. Ang sabi nila, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, ako kay Peter. Yung isa naman sabi, ako kay Jesus. Yan, matindi-tindi na Kristiyano, quote-unquote. May problema sila dyan sa inggitan. Yung iba dyan ay tinatawag po natin na talaga naman pong baby Christian. Meron dyan problema sa tinatawag po nating pagdidimandahan sa chapter 6. Sa chapter 5, meron dyan problema na tinatawag natin na sexual immorality. Sa chapter 7, tinalakay ni Pablo yung pong tinatawag na patungkol sa pag-aasawa. Sa chapter 8, 9, and 10, tinalakay ni Pablo yung food offer to the idols na wag daw po natin gamitin yung ating kalayaan na para gumawa ng masama. At gamitin natin ang ating kalayaan para po sa ikalalawalhati ng ating Diyos Ama. Ano po? Chapter 11, tinatalakay ni Pablo yung worship sa iglesia na sila doon ay magugulo. It's all about naroon din po yung tinatawag natin na Santa Cena ang ginagawa natin, Last Supper na tinatawag, o tinatawag po natin na sa salitang Espanyol ay Santa Cena. Ano po? At chapter 12, 13, and 14, tinatalakay po ni Pablo doon, it's all about the spiritual gifts. Sapagkat sila po, masyado pong ang kanilang binibigyang pansin yung tinatawag natin quote-unquote spiritual tongues. Napakagugulo po ng mga ito. May marami lamok dito sa simbahan na napapansin ko, kinakagat ako ha. Parang gutom na gutom yata ha. Ano? At diyan po tinatalakay yung spiritual gifts sa chapter 13, the chapter of love. Sapagkat gumagawa po sila ng walang pag-ibig. Sa chapter 15, tinalakay ni Pablo ang tinatawag po natin na ito, resurrection, muling pagkabuhay. Chapter 16, hanggang doon po ay tinatalakay naman ni Pablo about collection ng mga offerings during those times. So yan po yung kalagayan po niyan. Now, kung titingnan po natin, very problematic itong Athens, itong Corinthian church. Nandito si Pablo na nag-i-encourage sa kanila na sila po ay nadyaan maging stand firm, let nothing move you. Yan ang encouragement ni Pablo sa kanila. At yan ang encouragement din sa atin bilang mga Kristiyano na tayo maging matatag, huwag tayong matitinag, huwag tayong masishaken sa anumang pangyayari sa ating buhay. Palagay ko kung kayo po yung miyembro, mga kaibigan, mga kapatid, kung ilalagay natin ang ating sarili doon sa kanilang kalagayan, kung tayo taga doon sa Corinthian Church, palagay ko aalis po kayo doon. Bakit? Ay ang gulong simbahan eh. Palagay ko, kung ako naman ang pastor doon, palagay ko lang naman ano, sa aking sarili, palagay ko umalis ako doon, ay ang gugulo eh. Di po ba? Pero si Pablo hindi umalis doon. Talagang chinaga ni Pablo, talagang tinuruan ni Pablo, in-instruct ni Pablo. Ito pa yung mga iglesia, mga kapatirang sinisiraan si Pablo. Ito pa yung iglesia na talaga namang antitigas ng ulo. Sila po ay take note, quote-unquote,
They are spiritually babes. They are spiritually gifted, pero hindi po sila godly. Yan po yung mga issue po dyan sa Corinto. Merong 2 Corinthians, lalong-lalo na doon, dinidepende Pablo yung kanyang apostleship. Now, dito po, focus muna tayo sa chapter 15, verse 58. Tinalakay ni Pablo ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, at tayo man, pag namatay, ay muling bubuhayin, ang sabi ng ating talata. Kaya ang sabi po doon sa bandang taas, O death, where is your sting? Paborito-paborito itong i-preach kapag ka Resurrection Sunday. Ano po? Itong mga talata pong ito. So now, ang sabi, therefore, my beloved brethren, ang kausap ay mga Kristiyano. Anong klaseng Kristiyano ang kanyang kinakausap? Minamahal ng sumulat yung mga Kristiyanong sinulatan. So yung sumulat, sobrang magmahal sa mga Kristiyanong sinulatan. Pero yung sinusulatan, sobrang magbigay sa kanya ng problem. Ano ho? So ang sabi, let nothing move you. Stand firm, let nothing move you. Kung ilalagay po natin ang ating kalagayan sa sitwasyon po ngayon, sa ating sitwasyon na pandemic, meron po bang instances ng inyong buhay na kayo po ay nasishaken? May instances po ba ng inyong buhay na kayo po ay namumove? May instances po ba ng inyong buhay na nangihina na kayo? Probably, kawalan ng pera, kakulangan. Napaka-common po pag when it comes to money. Yung iba, walang makain. Sa totoo lang po, napakapalad po sa panahon po ng pandemya dito sa Metro Manila, especially sa Taguig. Aba, may mga ayuda ang ating mga kapatira, ng ating mga kababayang Taguig. At salamat sa Lord sa ating pong mga tagapamahala. At ginagawa po nila yung kanilang tungkulin. At pinagpapala po tayo ng ating Panginoon. Yung iba mayroon, napakadami. Yung iba, wala. Yung iba ay mag-iintay. So, ganun pa man, ay talaga naman pong blessing pa rin ho. Ano po, kung ating pong tutuusin. So now, ano pa po ba yung mga bagay na pwedeng makapag-shaken, move sa atin? Makapag, tawag dito, ligalig. Ang dami. Minsan, problema sa anak. Minsan naman, problema sa asawa. Yung asawa, hindi na nag-uusap. Ang lagi nalang harap ay computer. Ang lagi nalang harap ay yung PSP. PSP pa ka, uso pa ba yan? Yung nilalaro nila dyan na mobile-mobile kung ano man yan. Naku, mga kaibigan, mga kapatid. Ang dami pong pwedeng makapag-shaken sa atin. Mga pangyayari sa paligid, mga discouragement, ang dami. Pero ang encouragement sa atin is stand firm, let nothing move you. Ito yung utos, command to stand strong and let nothing shaken us in everyday life. The question is, ito ang tanong natin. Ano po? As a Christian, we are commanded to stand strong, to stand firm, and let nothing move us. And the question is, what are the things that we need to do for us to stand strong or stand firm and let nothing move us? Ano ang dapat nating kailangang gawin upang tayo ay hindi po manghina, hindi po manglupaypay, manatili tayong matatag sa pananampalataya? Ano ang kailangan nating gawin? Kung kayo po mayroong ballpen dyan, isulat nyo po. Napaka-importante ito. Maaaring hindi nyo pa kailangan ngayon, pero sa isang araw, makalawang araw, kakailanganin nyo po ito. At kapag kakinailangan nyo po, alalahanin at basahin nyo po, narinig nyo ngayong August 12, 2021, na dapat akong maging matatag at huwag matitinag. Ano po? Ano ang kailangan na dapat nating gawin upang tayo maging malakas at hindi matinag sa ating pananampalataya? I'll give you at least three. Three liberating truth. Number one, ito yung dapat nating gawin. Ano po? Acknowledge that Jesus is alive. Acknowledge that Jesus is alive. In order for us to stand firm and let nothing move us, ano po mga kapatid? We should acknowledge that Jesus is alive. Anong kinalaman nun?
sa ating pamumuhay Kristiyano ay napakalaki, kaibigan kapatid. Bakit po? Ang pundasyon ng ating pananampalataya ay si Jesus. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, "Let us fix our eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith." Siya yung author ng ating faith, kaya napakalaking kinalaman ito sa ating buhay pananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang pagkabuhay ni Jesus ay nagdudulot sa atin ng pag-asa. Imagine this. Basahin niyo po yung chapter 15. Ang sabi diyan, kung si Kristo'y hindi nabuhay, ano ho? Tayo na po ang pinakamiserableng tao sa mundo at kung dito lang sa mundo ang ating pag-asa. Basahin niyo po yung chapter 15, nandiyan po yung aking mga binabanggit. Kung hindi nabuhay si Jesus, ang sabi ay tayo pinakamiserableng tao, makasalanan pa rin tayo. Kaya nga ang pagkabuhay ng Panginoon ay nagdudulot sa atin ito ng pag-asa. Siya lang yung founder na nabuhay maguli. Siya lang. Siya lang yung nagsabing, "Ako ang buhay at muling pagkabuhay," ayon sa John 11:25. "Ako ang buhay at muling pagkabuhay. Sino mang nananalig sa akin bagamat mamatay ay muling mabubuhay." Si Kristo po ang may sabi niyan, "I am the resurrection and the life." And that is hope. So meaning to say, there is life after death. At kahit hindi pa tayo namamatay, titingin tayo doon sa pag-asang yan. So meaning to say, kahit mayroong hirap, may pag-asang nakalaan ang Panginoon sa atin. Naalala ko lagi yung isang kwento, na kwento po na ito, yung isang pong pastor ay nagpipreach. Siyempre, dahil pastor, ayaw ipakita sa miyembro na siya ay may mga pinagdaraanan. Ano ho? Dahil pastor, siyempre, dapat maging malakas. Siyempre, pastor, dapat tuloy lang. May mga pinagdaraanan din. Pagkatapos niyang mag-preach, umuwi siya ng bahay, lungkot, lugmok na lugmok, parang walang pag-asa, kakatapos lang quote-unquote mag-preach, at nakita niya ang kanyang asawang nakatalukbong ng kumot na itim. Imagine that. Nakatalukbong ng kumot na itim. Nakakatakot, ano po? Usually yung itim, ginagamit po yan kapag po may namatayan. At ang sabi niya, ba't ka nakaganyan? Ang sabi niya, patay ang Diyos. Aba, ang sabi naman nung lalaki, hindi, patay ang Diyos. Sabi ng babaeng asawa, patay ang Diyos. Sabi ng lalaki, hindi, patay ang Diyos. Sabi ng babae, patay ang Diyos. Sabi ng lalaki, hindi, patay ang Diyos. To cut the story, ay kung hindi patay ang Diyos, bakit ganyan ang iyong pamumuhay, parang hindi buhay ang Diyos? Bakit parang wala kang pag-asa at lugmok na lugmok ka? Nakaka-identify po ba kayo, mga kaibigan kapatid? Minsan, alam nating buhay ang Diyos. Alam nating hindi tayo pababayaan at iiwan ng Panginoon. Alam nating hindi tayo kailanman pagkukulangin ng Diyos. Alam natin siya ay nandyan sa kanyang trono na nakaupo at may control lang lahat ng bagay. Ay kung alam nating ganun, ay bakit minsan ang ating pamumuhay parang pamumuhay ng walang kapag-asa? Pamumuhay na parang talunan. Namumuhay na parabang walang Diyos. Tingnan niyo kung makaasal. Hindi maalala ang Diyos. Naalala lang ang Diyos kailan? Kapag ka ang daming suliranin. Naalala lang ang Diyos kailan? Kapag ka ang daming problema. Kailan naalala ang Diyos? Kapag ka lulubog na. Parang si Pedro, "Lord, help me." Buti na lang ang Panginoon, always to the rescue. Nakaka-identify po ba kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Parang walang Diyos minsan ng mga Kristiyano kung makapamuhay araw-araw. Bakit? Hindi nagdadadalo ng prayer meeting. Bakit? Ito ang mensahe na lagi kong binabanggit na alam ng mga taga Word for the World Christian Fellowship Bikutan. Kapag ikaw ay hindi nagdadadalo ng gawain, sinasabi mo, "Panginoon, hindi mahalaga sa akin ang gawain mo. Busy ako." Saka na kapag ka mayroon akong time. Sa totoo lang, hindi ka mawawala ng time. Lagi kang mayroong time. Ang problema lang, hindi mo pinaprioritize ang ating Panginoon. That is the problem. Hindi po yung time. Sino ang mas mahalaga sa iyong buhay?
Kaya minsan, tayo mga Kristiyano ay parabang mamakapamuhay na parang walang Diyos kasi hindi tayo nakapokus sa Diyos. Ang focus po natin ay yung mga nangyayari sa paligid, nangyayari sa atin, ang ating problema. Ang Kristiyano ay hindi ho nawawala ng problema, laging nandyan. Pero kailanman hindi tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon sa gitna ng ating mga suliranin at problema sa buhay. Kaya nga, in order for us to stand firm and let nothing move you, move us, we should acknowledge that Jesus is alive. Naalala ko lang po sa John 11. Nung ang Panginoon ay hindi nakapunta ng on time doon sa pagkamatay ni Lazarus, nabalitaan niyang ang kanyang kaibigan si Lazarus ay patay na. 4 na araw nang nakalibing. At nadatna ng Panginoon yung magkapatid na si Martha at si Mary, nag-iiyak siyempre. At anong sabi? Yung inyo pong kaibigan si Lazarus patay na. Kaya yung 11:35, Jesus wept. Nanangis din ang Panginoon, umiyak din ang Panginoon sapagkat siya nalungkot. Nalungkot siya, hindi namatay si Lazarus. Nalungkot siya dahil yung dalawa, parabang ang si Lazarus ay hindi bubuhayin. At ang sabi ganito, Panginoon, kung nakarating sana kayo ng on time, hindi sana namatay yung kapatid ko. Sapagkat naniniwala sila, si Jesus kayang buhayin si Lazarus. Pero that time, parang, syempre may problema, natakpan ng kaisipan, parang nang na-shaken sila. Anong sabi ng Panginoon kay Martha? Martha, naniniwala ka ba na si Lazarus ay mabubuhay? Opo, Panginoon. Ang akala niya, mabubuhay si Lazarus in the future. Ang tinutukoy ng Panginoon, present. Aba, ay dito. Story short, anong ginawa? Nasa nakalibing, hinanap ng Panginoon. At sabi niya, ang po nakalibing, pinaalis yung takip. Sapagkat ang libingan dati nakatakip, tapos pinapasok lamang sa isang lugar, At pagkatapos, tinawag ng Panginoon, Lazarus, come out! Lazarus, lumabas ka! At si Lazarus ay lumabas. Take note, hindi siya naglakad. Sapagkat ang patay that time, mami, nakabalot. Ako'y naniniwala because of the miracle, nakapangyarihan ng Panginoon, siya'y nakalutang. E ang hirap, bagang maglakad na ikay nakamami, imagine niyo po yun. At anong sabi po ng Panginoon sa mga tao doon? Alisin ang tinatawag na nakabalot sa kanyang suot pang patay. Alam niyo, minsan tayo may mga suot pang patay at may ugaling pang patay dahil hindi tayo naniniwala na may pag-asa. The moment ang pag-asa ay mawala, kaibigan, kapatid, the moment masishaken ang ating pananampalataya at buhay at para tayong lulubog na hindi natin alam ang ating gagawin. Bakit? Sapagkat hindi natin pinananganan, pinanghahawakan ang mga pangako ng Panginoon. Anong sabi ni Jesus? Ako ang buhay at muling pagkabuhay. Kumusta ang buhay mo, kaibigan, kapatid? Sa panahon ng pandemyang ito, naka-ECQ at hahaba pa ito. Kumusta ang iyong buhay pananampalataya? Pinapalakas mo ba? Kayo bang pamilya ay nagkakaroon pa ng altar, family altar, devotion? O baka kayo puro panood ng mga TV. Hindi namang masamang manood. Pero huwag na huwag niyong kakalimutan ang panalangin ng buong pamilya na sama-sama. Nandyan ang anak mo, ang asawa mo. Minsan late nga uuwi dahil may trabaho. Kayo po, napaka-importanting pinapalakas ang pananampalataya. Kung malakas ang problema, dapat malakas ang pananampalataya. If life is hard, our faith must be strong. Paano? Magbasa ng salita ng Panginoon, manalangin, because faith comes by hearing and continuous hearing by the word of God. So, bago tayo magpunta sa pangalawang puntos natin, batiin muna natin ang ating kapatid na itong si Sister Agnes Arceo. Good evening po. Nakangiti pa siya. Good evening po rin, Sister Agnes Arceo.
Napakagandang kapatid natin yan sapagkat mayroon po siyang asawang gwapo at mga anak na magaganda. Praise God. Ano po? Magandang gabi po sa inyo, Sister Agnes. Tuloy natin. In order for us to stand firm and let nothing move us, we should acknowledge that Jesus is alive. Huwag kang mag-ugaling patay. Huwag kang magsuot ng mga pangpatay. Ano yung mga pangpatay? Sabi nga po nila ganito, ang Diyos ay nagbigay ng mga iba't ibang kulay, tayo ang pumipili ng kulay na gusto natin. Mas piliin mo yung brighter, mas piliin mo yung pag-asa, mas piliin mo na manalig sa Diyos at mag-focus lang sa Kanya. Naalala ko naman itong si Pedro, Matthew chapter 14. Nang ang Panginoon ay naro sa kabilang ibayo, pagkatapos ng dalangin, sila ay naglalayag sa tinatawag nating Sea of Galilee, ay sinundan sila ng Panginoon madaling araw. Aba, nakita nila, multo-multo. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. At ang sabi naman ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan, yung binabanggit ko po, nasa Matthew chapter 14, Panginoon, kung kayo po yan, kung ikaw yan, paparianin niyo po ako. At anong sabi ng Panginoon? Halika. Siya ay bumaba sa bangka at naglakad sa ibabaw ng tubig. Hindi lumubog. Pero the moment na nakita niya ang malakas na alon at hindi nakapokus sa ating Panginoon, unti-unti siyang lumubog. At anong sagot ni Pedro? Lord, grabing sigaw yun. Lord, help me. And immediately, Jesus reach out yung kanyang kamay at siya'y iniahon. At ang sabi ng Panginoon, bakit ka nag-alinlangan? What is the point? Ang punto, mga kaibigan, tayo ay lumulubog, nangihina ang pananampalataya paminsan-minsan kapag hindi tayo magpupokus kay Lord. Kasi minsan, ang focus natin, problema, sa tao, sa gobyerno. Sa totoo lang, hindi na po bago ang problema eh. Hindi na bago, nandyan lagi. Ang dapat nating baguhin, ang ating isip sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pag may pagsubok, hindi dadalo, magtatampo sa Panginoon, manghihina sa pananampalataya. Eh hindi po yan, hindi stranger sa Kristiyano yung pagsubok eh. Sapagkat ang Kristiyano may pagsubok ko talaga eh. Sapagkat may pananampalatayang susubukin. Kaya ho, lagi nating alalahanin, i-acknowledge, kilanlin, na ang Diyos ay buhay. Kung ang Diyos ay buhay, ang magagawa ho natin ay pagtiwalaan siya at sundin. Alala ko tuloy isang kanta ng papuri, Diyos ay buhay kailan pa man. Baka tayo makopyright kaya ayaw kong kantahin eh. Yung tono. Eh, mahigpit pa naman minsan ang Facebook. Sabi nila may copyright. So, kaya lagi natin pinapatugtog dyan yung ating pong mga kanta para ho hindi tayo makopyright. So, the point is, kung ang Diyos ay buhay, dapat ang buhay mo may pag-asa. Dapat ang buhay mo ay masaya. Dapat ang buhay mo exciting. In fact, ang sabi si Jesus ay darating muli. Sabi ni Pablo sa Titus 2:13, looking for the blessed hope sa dakilang araw. Ang pagdating ng Panginoon, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Grabe ang description. Great God. Sabi ganun. And Savior, Jesus Christ. Kung hindi yung iba naniniwalang si Jesus ay Diyos, yan, ang sabihin niyo po, Titus 2:13, si Kristo ay Diyos, si Kristo ay buhay kailanman. Kaya nakita niyo po yung mga alagad, nung nalaman nilang si Jesus ay buhay, nakita nila ang Panginoon ay buhay, pambihira. Wala sa kanila ang tumalikod sa pananampalataya. Patay kung patay. Upo, ay tingnan niyo po yung church history. Si Pedro na lang ang sabi niya nang pinapako siya. Huwag niyo po akong ipakong katulad ng aking Panginoon. Ipako niyo akong patiwari. Yung iba ay sinibat. Yung iba'y sinunog. Yung iba'y inilagay sa kumukulong mantika.
ay kung tayo kaya yun. Ayaw ko na maging Kristiyano, ayaw ko na magan. Sila hindi ho. Grabe pong sakripisyong ginawa ng Panginoon at yung mga alagad. Kaya po hindi po dapat stranger sa atin ang sacrifice. Ang buhay ng Kristiyano, a Christian life is a life of sacrifice, not a life of convenience. Hindi ho. Maraming tiisin, pero salamat sa Diyos na niya siya nagbibigay sa atin ng comfort. Second, in order for us to stand firm and let nothing move us. Number two, we should what? We should always abounding in the work of the Lord. We should always abounding in the work of the Lord. Yan po ang sabi ng ating pong talata. Always abounding in the work of the Lord. Mayroong tinatawag dyan na work of the Lord. Ano ba yung work of the Lord? Yung work of the Lord dyan na tinatalakay ay walang iba kundi yung Great Commission. Sapagkat si Kristo, nang siya nandito sa daigdig, nang nagkatawang tao, wala siyang ibang ginawa kundi mag-evangelize, dalhin sa paanan ng Panginoon, ang Ama, yung mga taong nakakilala. At nang ang Panginoon ay umakit doon sa langit, nag-iwan ng Great Commission, Matthew 28:18, 19 and 20. And Jesus came to them, Jesus came and spoke to them. Sabi doon, all authority on earth and heaven and on earth has been given to me. Now go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all things I have commanded you. And behold, sabi niya, I am always with you. Tingnan niyo yung pangako ng Diyos. I am always with you, even to the very end of the age. Yaan ang work of the Lord. The question is, are you abounding in that work? Especially now, a day situation. Alam niyo, ang dami pong taong hopeless. Kailangan nilang marinig ang pag-asa. At sino yung pag-asa na yun? Si Jesus. Si Jesus po ang gospel. Kaya ang sabi po ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God to those who believe, first to the Jew and second to the Gentiles. Yan mga Facebook wall nyo po. Ano pong mga nakalagay dyan? Dapat po dyan ay puro pag-asa. Na kapag nabasa ng inyong mga kakilala ay kahit pa paano, pag nabasa po yan, magdudulot po sa kanya ng sigla. I-share nyo po yung word of God sa kanila. Always abounding in the work of the Lord. Imbitahan nyo po sa mga online gathering. Huwag nyo pong suluhin na kayo lang ang nakakakilala kay Kristo. Huwag nyo rin pong suluhin na kayo lang dumadalo, isama nyo ang inyong pamilya. Kahit isang cellphone lamang yan, isang computer lang, isang TV lang yan. Yung iba ang lalaki ng TV, ano ho? Isaksak nyo doon yung computer o ano pa man doon. Papanoorin nyo ng buong pamilya tapos iimbitahan nyo ang inyong mga kamag-anak, inyong kaibigan through that online. Kaibigan, nakakapag-evangelize ka nyan. Ginagawa mo ba yan? Namadali na nga ngayon eh. Dati hirap na hirap yung ibang makapag-imbita sa simbahan. Eh ngayon, pinapadali na, hindi pa magawa ng ilan. Bakit ho? Kasi nga natatakot. Kaibigan, kapatid, always abounding in the work. Like kang maging masigasig. Ay papaano nga, hindi ka nga masigasig sa prayer meeting, hindi ka nga masigasig sa mga gawain sa simbahan, ay yung pang mag-evangelize. Alam niyo po, nakakahiya tayo may sa mga Kristiyano. Naturingan tayong may pag-asa pero hindi tayo marunong mag-share ng pag-asa. Naturingan tayong tagalangit pero ang ating pag-uugali parang hindi tagalangit. Ang lumalabas sa bibig parang galing sa impyerno. Di ho ba? Kung makapag-ugali tayo, minsan mga andami nating mga bisyo. As if, para bang hindi tayo nakikita ng Diyos. Kita ng Diyos. Kahit hindi kita ng pastor. Kita ng Diyos. Kaya minsan ang pastor ginagawang panakot pa. Hindi po, huwag niyo pong gawing panakot ang pastor. Matakot po tayo sa Diyos. Tandaan niyo po yan mga kaibigan, mga kapatid. Always abounding in the work of the Lord. Ito ang hamon ko sa iyo. Sa panahon ng itong pandemic na ito,
Nakapag-share ka ba sa iyong wall na sabing mahal ka ni Jesus? Alam nyo, may tatawag sa inyo, may mag-PPM sa inyo. At pagkatapos hingin ng advice, i-share nyo po. Ngayon, ito po naman. Kung hindi nila i-accept ang inyong invitation, wala ho kayong problema doon. At least, you've done your part. You've done your part. Huwag na huwag po tayong tamarin sa gawain ng Diyos. Sapagkat, one way or another, may nag-share sa atin. Sa akin, may nag-share eh. Kaya ako nakakilala kay Lord. Saan ako inimbitahan? Bible study. That was May. Nakalimutan ko lang yung time. Alas 7 ng gabi hanggang alas 9. Doon sa Paite, Laguna. Sapagkat ako'y taga Laguna. Kalayaan, Laguna. Meron kami ng Paite, Laguna. Pumunta kami ng bayan. Yung palang pupuntahan ay Bible study. Kabataan ako during that time. At salamat kay Lord. At nakilala ko ang Diyos through that Bible study. Kayo po sa mga cluster niyo po, ituloy niyo po, maganda po ang inyong ginagawa. Mga cluster ng mga kababaihan, attend po kayo. Huwag niyo pong hayaan ang inyong mga leader, ang inyong pong tagapag-imbita, ay panghinaan ng loob. Bigyan niyo po ng kalakasan. Sapagkat minsan sa isang leader ay nakakadismaya din po na kapag ka nag-iimbita ka, at lalong-lalo ng mga taga-simbahan, yung sin zone lang, nakikita lang, pero walang response. Maging ano po tayo, maging source po tayo ng encouragement. Kahit ayaw niyong pakinggan, at least yung presensya niyo nandiyan, kung ayaw niyong pakinggan. Pero mas magandang gustuhin po nating makinig sapagkat marami naman tayong mapupulot. Always abounding in the work of the Lord. Alam ko, may nag-share din sa iyo, kaya ka nakakilala kay Lord. Yung iba, true songs. May nag-share sa inyo, alam ko, kaya dapat ganon din po ang gawin natin. Pasa-pasa lang po yan. Always abounding in the work of the Lord. Ang Diyos po ay hindi po nakakalimot sa katapat ang ating paglilingkod. May reward po yan. And last but not the least, in order for us to be strong, to stand firm, and at nating move us, number three, we should apprehend that your labor in the Lord is not in vain. We should apprehend, intindihin po natin, unawain po natin that our labor in the Lord is not in vain. Take note, labor in the Lord. Kaya napaka-importante ng motibo. Ang iyong bang paglilingkod ginagawa mo kay Lord? Alam niyo kung hindi kay Lord, ang ginagawa natin yung paglilingkod, matagal na tayong lahat wala sa gawain. Pero kung gagawin natin kay Lord yan, kaya nga ito po yung ating mindset, Lord, gagawin ko ito para sa iyo. May nakakakita man o wala, gagawin ko para sa iyo. Ma-appreciate man ako o hindi, gagawin ko para sa iyo. Sapagkat ang dami kong pagkakautang na loob sa inyo na hindi ko kayang bayaran. Kumbaga, sa salitang Pilipino, ito po yung paraan ko, Panginoon, para ikaw ay mapaglingkuran. Ito yung paraan ko, Panginoon, para kita pasalamatan. Ito yung paraan ko, Panginoon, para ikaw ay bigyan ng kasiyahan sa aking buhay. Apprehend that your labor in the Lord is not in vain. Maaring malimutan ng iba, pero si Lord hindi malilimutan yung ating gawa. Meron akong naalalang isang talata doon sa Biblia, doon sa Hebrews chapter 6, sapagkat sila po doon ay nanghihinana, nanglulupaypay, gusto na nilang tumalikod. Ito ang encouragement sa kanila nang sumulat ng Book of Hebrews. Sa chapter 6, babasahin ko sa inyo. Hinahanap ko lang po ng kaunti, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ang sabi. Medyo malabo-labo yung ating mata na. Sabing ganun po ay ganito. Nasaan ka na? Chapter 6. Yun, verse 10. Hebrews chapter 6, verse 10. For God is not unrighteous. Diyan ang sabi. To forget your work and labor of love, which you have shown toward His name, na pinakita mo sa Kanya, in that you have ministered to the saints. Yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon, yung ginagawa mong paglilingkod sa mga kapatiran, mga leader, tandaan nyo to, leader ng Word for the World, Christian Fellowship Bikutan. At kahit hindi po kayo taga Word for the World, Christian Fellowship Bikutan, tandaan nyo to. Yung ginagawa niyong paglilingkod, pangungumusta, bilang isang leader,
sa isang kapatiran, pansinin man kayo o hindi, magalit man sa inyo o matuwa, hindi po sayang ang inyong ginagawang paglilingkod. Alam ng Diyos yun. Kaya huwag kang tumigil. Kasi hindi tumitigil ang Diyos magmahal sa iyo. Kahit yung mga tao siraan ka, huwag kang tumigil magmahal. Sapagkat ang Diyos hindi nagtumigil magmahal sa atin. Kaya ko yung mga tao minsan ay nanglulupaypay, nangihina, unawain natin, i-encourage natin. Bakit po? Kahit di ka maunawaan, kahit minsan ang tingin sa'yo, napaka-judgmental mo. Kahit ang tingin sa'yo, nagpapatama ka, kahit ang tingin sa'yo, ay ang liit-liit. Tandaan mo, sa harapan ng Panginoon, hindi ganyan ang tingin sa'yo ng Diyos. Walang magagawa ang tao, pero ang Diyos may magagawa. Kaya tuloy tayo sa gawain ng Diyos. Attend ng online na gawain, lalo dito sa Word for the World. Kapag nag-open na ulit itong tinatawag na maluwag na ang panahon, ang inala ulit ng government, dalo ng gawain. Maging masigasig sa gawain. Bakit? Hindi po sayang ang iyong ginagawa sa ating Panginoon. Ngayon, maaaring napunta ka ng ibang simbahan, tuloy. Makakalimutan ka man ng isino mang tao, wag na wag mong kakalimutan ang Panginoon. Magpatuloy ka. Ngayon, ito naman ang paalala ko sa iyo, kung iniligay ka ng Panginoon sa isang simbahan, ano po, at doon yung assignment mo, magpatuloy ka doon, lumago. Ngayon, kung sabihin ng Panginoon, umalis ka na dyan, tandaan mo ha, kung sinabi ng Diyos, at tapos ng assignment po dyan, bibigyan ka ng Panginoon na ibang assignment. Ang nakakalungkot lang po sa ibang mga Kristiyano, sana po hindi po tayo yun, ay mayroon pong posisyon pero walang function. After sa popularity, ayaw ng sacrifice. Gusto ng reward, ayaw maglingkod. Kaibigan kapatid, tandaan mo, hindi sayang. Live with an audience of one. Ang Diyos po yun. Alam ng Diyos yan. Huwag kang manghinawa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang tumalikod. Huwag kang malupaypay. Dahil hindi nalilingid sa Diyos ang pagpatak ng luha mo sa mga taong pinaglilingkuran mo, sa mga taong kinukumusta mo, sa mga taong pinapanalangin mo, hindi po nawawala ng kabuluhan yan sa harapan ng Diyos. Kayo po na mga leader ng simbahan manggagawa, minsan nawalan na kayo ng gana, huwag po niyong gawin yon. Bakit ho? Hindi po nawawala ng kabuluhan na inyong ginagawa kay Lord. Umamin, Panginoon, nanghihina ako, nanlalamig ako. Tulungan niyo po ako, O Diyos. Sapagkat may mga taong nakatingin sa akin, leader ako ng simbahan, manggagawa ako ng simbahan, manunugtog ako sa simbahan. Paano na lang kaya, Panginoon, kung wala ako doon sa simbahan na yon, ay maaapektuhan ang gawain na yon, Panginoon. Gusto ko maging kabahagi ng paglago. Gusto ko sama-sama kami, Panginoon. Ano kaya sabihin ng aking pastor, ng aking kapatid, na ako'y inaasahan sa isang simbahan na yan, pero hindi ko man lang magampanan? Mga kapatid kay Lord, gawin mo yan para sa Diyos, hindi para sa tao. Kasi kung para kay Lord, may nakaka-appreciate man o wala. May natatanggap ka man o wala. Maliit man o malaki. Kaibigan kapatid, hindi kalugihan. Tandaan nyo to, hindi kalugihan ang paglingkuran ang Panginoon. Hindi kalugihan ang unahin ang Diyos. Hindi kalugihan ang tayo ay magamit ng Diyos. Ang lugi ay ito. Yung hindi ka nagpapagamit sa Diyos. Yung hindi ka naglilingkod sa Diyos. Yung hindi mo inuuna ang Diyos. Yung nagtatampo ka sa Diyos. Yung lumalayo ka sa gawain. Yung umiiwas ka sa mga gawain. Yung umiiwas ka sa kapatiran. Yan ang kalugihan. Tandaan mo yan, kaibigan. Kaya nga, in order for you and for me and for us to be, tawag dito, strong, firm in the Lord, always remember, we should acknowledge that Jesus is alive. Always abounding in the work of the Lord. And always apprehend that
your labor in the Lord is not in vain. Kapatid, yung pag-support mo sa gawain, hindi sayang. Yung pagbibigay mo ng yung tithes and offering, hindi sayang. Sabihin mo, wala na nga kayo maibigay, magbibigay pa. Kaibigan, kapatid, nagbibigay ka sapagkat mahal mo ang gawain, kabahagi ka doon. Ito ang lagi ko sinasabi. Last na lamang po na mga pananalita. Kaya ka nagbibigay sa gawain, una, mahal mo ang Diyos. Pangalawa, kaya ka nagbibigay sa gawain kasi gusto mong maging kabahagi sa gawain. Ibig sabihin, part ka ng gawain. Pangatlo, kaya ka nagbibigay sa gawain kasi nais mo na ikaw ay lalong gamitin ng Diyos. So kung itong tatlo ay hindi mo ginagawa, napaka-questionable ng iyong pananampalataya. Kaya ho, balikan ulit natin, your labor in the Lord is not in vain. Hindi po kalugihan na ikaw ay leader, pero mag-function ka. Hindi po kalugihan na ikay manggagawa, dapat gampanan mo ang iyong gawain. Hindi rin kalugihan na ikay nangungumusta at hindi ka pinapansin, hindi yan kalugihan. Hindi rin kalugihan na aapat, lima, sasampu ang dumadalo sa gawain. Ang lugi, yung mga Kristiyanong nagsasabi, quote unquote na Kristiyano, na hindi nila ginagawa yung kanilang dapat gawin. Yan ang lugi. Tandaan mo yan, kapatid. So, paalala muli, sa ating pong pinag-aralan ngayong gabi, reviewin natin. In order for us to stand firm and let nothing move us, ano po? Tatlong katotohanan ang dapat natin gawin. We should acknowledge that Jesus is alive. May pag-asa ang buhay. Huwag kang tumingin sa kawalang pag-asa. May pag-asa. Si Jesus ang pag-asa ng buhay mo. Second, we should abounding in the work of the Lord. Mapa-Facebook o anuman mga gawain, dalo sa gawain. And thirdly, apprehend. We should apprehend that your labor in the Lord is not in vain. Kapatid, hindi lugi na ikay ginagamit ng Diyos. Ito ang challenge ko sa iyo ngayong gabing ito, bago tayo manalangin. Ano yung mga bagay na nakapagpapahina sa iyo ngayon bilang isang Kristiyano? Ano? Pangalawa, sino? Pag sinabing sino, tao. Pag sinabing ano, mga bagay-bagay, sitwasyon. I-evaluate mo. Isulat mo. Ito, nagpapahina ito sa akin. Ito, naiinis ako sa kanya. Ito, nakapagbibigay sa akin ng mga bagay-bagay na sakit sa kalooban. Bibigyan kita ng advice. Kung tao ang nakapagpapahina sa iyo at kapatid mo yan sa Panginoon, huwag mong tingnan ang mukha. Nakakatawa na ho. Huwag mong tingnan ang mukha. Bakit? Eh, maiinis ka lalo eh. Ngayon, kung kapatid mo yan, hayaan mo lang nandyan. Control mo ang iyong sarili. Pagdating sa langit, katabi mo pa rin yan. Ano ho? Katabi mo pa rin, batiin mo pa rin, huwag ka lang magalit. Ano ho? Mga bagay-bagay. Ano ang mga kapagpapahina sa bagay-bagay? Huwag mo masyadong i-focus doon. Mag-focus ka sa iba. Ano ho? Para hindi ka manlupaypay. Another challenge sa iyo, kaibigan, kapatid. Nakapag-share ka na ba? Alam niyo, ibang kapatiran natin, nakakatuwa eh. Maging sila Sister Grace Juan de Flores. Aba, sumasama po yan sa ating pong kapatid na si Pastor Jobert sa pagbabahagi street evangelism. Kapag ka po ang inyong pastor, eh, may gawain, suportahan niyo po. Sinusuportahan niyo po ba ang gawain ng inyong mga pastor? Alam niyo, nakakatuwa sa isang simbahan na ang mga manggagawa supportive sa pastor. Hindi ho mahirap magpastor pag ganun. Pero kung ang mga manggagawa hindi ba lang supportive sa pastor, maging mapa online, magki-question ka rin, Panginoon, tupa ko ba talaga ito o talagang hindi assigned person para sa akin? Kasi ang mga pastor, mayroong mga assigned person para sa kanya, not sheep. Sapagkat ang tupa, nakikinig sa pastor. Pero pagka hindi tupa ng pastor yan, hindi yan makikinig. Hayaan mo lang dumalo, baka nanghihinain,
Baka gusto magpalakas, hayaan mo lang. Kay Lord naman ang may-ari niyan. Huwag mo pang hinayangan. Tuloy lang. Ano pang another challenge natin? Yung pamilya mo, kaibigan, kapatid, nasiran mo na ba ngayong pandemic nito? Magkakasama kayo? Nagsisharing ba kayo ng Word of God? Alam nyo, pag-usapan nyo yung Word of God. Alam mo, darling, iba ang tawag Ling. Alam mo, Ling? Natindi ang mga tawag na, no? Ang ganda pala ng Word of God na nabasa ko ganito, ganyan. Kasi ganyan na ginagawa ko pagka kay Gladi. Alam mo, ito palang si Adan. Ganyan ako kay Gladi. Alam mo, ito palang si Adan. Bakit kaya hindi man lang sinaway si Eva? Tapos tinanggap pa yung kinuha niyang prutas, kinain pa niya. Aba, nagbibigay siya ng mga insights. Okay, ang ganda. Nagkikwentuhan kayo ng Word of God. Hindi problema na may problema. Ano ho? Nakapagkikwentuhan ba kayo ng mga Word of God na ganyan? Ito pa. Alam mo, iba, pangga, langga, ano mang tawag dyan, honey, my love, so sweet. Ito pa lang si Eva. Halimbawa, ganyan na po ang inyong usapan. Bakit hindi man lang kinunusulta itong si Adan? Na kinakausap na siya ng ahas, eh, hindi man lang kinunusulta si Adan, nagdesisyon mag-isa. Alam nyo, yan po kasi yung mga ituturo po natin sa darating po na Saturday. Kung kayo po ay nandito at gusto nyo pong dumalo, kung kayo may babae, welcome po kayong dumalo. Kabataan man, welcome man kayong dumalo. Ano ho? Pag-uusapan po yan. Sapagkat pag-uusapan po sa Sabado, sa mga kalalakihan, God's design for men. Sa mga babae, meron din. Pero dahil mga lalaki, paglalaki mo ng pag-uusapan, meron akong natutunan anim. From the Genesis book, chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Meron akong natutunan doon na anim na God's design for men. Kaya nababanggit ko po ito, bakit man lang talaga tingnan nyo ha? May problema talaga eh. Kaya tingnan nyo, kapag ka ang pamilya, ang mag-asawa, bibigyan ko kayong pahapyaw, ano po? Hindi na nag-uusap, hindi na intimate sa isa't isa, nako, delikado. Yan papasok ang ahas ng buhay. Yung ahas po ay maaari mga personification ng mga kung ano-anong bagay, kung ano-ano mang mga dumadaan sa inyong buhay. Maaari minsan nagtatanong ko pa, bakit ito na pangasawa ko? Napakalakas humilik. Bakit ito? Wala ka na magagawa. Ang point, mga kaibigan, mga kapatid, ito. Kapag ka hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi na kayo nag-uusap mag-asawa patungkol sa salita ng Diyos, ang dami mong mapapakinggang kung ano-ano na to the point. Madi-disorient ka, magda-doubt ka, at pagkatapos madi-discourage ka, to the point, madi-destroy ka. Ingat po, kaibigan, kapatid. So, reviewin natin uli. In order for us to stand firm, let nothing move us. A command for us to stand strong, and let nothing shaken us in everyday life, we should acknowledge that Jesus is alive. Huwag kang mabuhay sa hopelessness. Hindi bagay sa'yo ang maging hopeless sapagkat Kristiyano ka, Jesus is in you. Second, we should always abounding in the work of the Lord. Walang Kristiyanong tamad. Ang Kristiyano masipag sa gawain. Bakit? Sapagkat gawain ng Diyos yun, hindi natin gawain, nagpa-participate tayo kay Lord. And thirdly, we should apprehend, we should understand that your labor in the Lord is not in vain. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi po sayang ang ating pananampalataya kay Lord kapag ating isinasagawa ang kanyang kalooban. The question is, isinasagawa mo ba ang kalooban ng Diyos? Pag nanghihina ka, hindi yan kalooban ng Diyos. Pag hindi ka dumadalo sa gawain, hindi yan kalooban ng Diyos. Pag hindi ka nag-i-evangelize, hindi yan kalooban ng Diyos. Kaibigan, kapatid, the moment na hindi mo gawin ang kalooban ng Diyos, hindi ka magiging matatag, masishaken ka. Kaya kung ako sa'yo, stand firm, let nothing move you, always abounding in the work of the Lord,
For as much as we know that our labor in the Lord is not in vain. Tayo manalangin at mamaya babatiin ko po ang mga nagbigay po ng comment dyan po sa ating comment section. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa paalala. Minsan, hindi namin napapansin, nalalayo na pala kami sa iyo. Akala namin ang lakas-lakas namin. Akala namin okay kami, pero ang totoo, hindi pala. Tulungan mo po kami na ang aming pananampalataya ay hindi ma-shaken. Tulungan mo kami na lagi magbulay ng iyong aral sa gabi at araw, at ang sabi mo, ang katulad namin isang punong kahoy na natanim sa tabi ng batisan, sariwa ang dahot, lagi namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami na lagi manatili sa iyong presensya, sa iyong salita, sa inyong gawain. Tulungan mo kami, Panginoong, maging masigasig sapagkat hindi bagay sa amin ang mamuhay nang wala sa iyong kalooban. Hindi bagay sa amin na mamuhay ng walang pag-asa. Hindi bagay sa amin, Panginoon, na hindi maging masigasig sa gawain. Hindi rin po bagay sa amin, Panginoon, yung kami hingi ng hingi sa iyo, pero hindi kami gumagawa ng iyong kalooban. Panginoon, ang sarap manglambing sa iyo sapagkat kapag nilambing ka namin, minahal ka namin, yung desire ng puso namin, ibibigay mo ng kusa. Panginoon, sapagkat ikaw ay natuwa. Itong aming panalangin, pagpalaan niyo pong aking mga kapatid na nanood ngayong gabi, pagpalaan niyo sila. Itong aming panalangin, in Jesus' name, amen and amen. Tayo po'y magbatian ngayong gabi. Batiin natin ang sinong ating babatiin dito. Yan. Pero bago yan, tumutugtog kaya yung aking ano? Pakicomment nga po kung may tugtog yung ating background. Wala kasi akong monitor eh. Ano ho? Titingnan ko lang kung tumutugtog yung ating background. I-add ko nga. Ah, naka-add nga siya. Aha, remove natin. Tumutugtog po ba mga kapatid? Para medyo masigla-sigla. Ano ho? So, batiin po natin ngayong gabi ang ating kapatid na si Sister Vicky Camarillo. Good evening po, Pastor. Good evening po sa inyo, Sister Vicky. Good evening din po sa inyo, Sister Agnes Arceo. Batiin po natin si Sister Athena, Sister Rose. Be still in the presence of God. We should acknowledge God is alive. We should abounding in the word of God. We should apprehend your labor in the Lord. Amen. Amen and amen, sabi niya. Salamat po, Sister Rose, nanood kayo at kayo po'y natuto dahil sa inyong comments. Sino pa? Sister Grace, Sister Wandy Flores. Sister Grace, magandang gabi po sa inyo. Kumusta po sa inyong asawa na si Kuya Ringo, magandang buhay po sa inyong lahat. Sino pa ang nandito? Si Sister Grace din. Grace Olpindo. Yan. May mga anak na mga guwapo't matatangkad. Walang sound. Walang sound. Inalis ko na, Sister Vicky. Oo, inalis ko na yung sound. So, itatry ulit natin mamaya na magkaroon ng sound. Yan. Unmute na po ba? Sister Vicky, paki-comment ulit kung na-unmute na. Unmute. So, sana mayroon ano yung ating pong background para masaya-saya naman. Anong sabi ni Sister Grace? Intindi po, Pastor. Ah, praise God. Wala po, wala po. Ah, okay, okay lang po. Kung wala, okay lang ho. Kung gusto natin magkaroon, i-add natin. Yan. Minsan ay nalilito po ako eh. Alam ko nang gawin. Minsan nalilito pa. Alisin ko ulit. Yan. Alisin ulit natin yung background. Ano po? Music. So, salamat po sa inyong pong panonood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Bukas po ay Friday. Mayroon tayong empowering moment ulit bukas. Kasi ako po yung nagpapasalamat dahil lagi may mensahe ang Panginoon para ibahagi sa inyo. Ito po ang ating kapatid na si Sister Grace. Yan. Wandy, Sister Gay. Good evening po, Pastor. God bless you po. God bless you rin po, Sister Grace, at kay Brother Ringo at sa inyong buong pamilya. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Bagamat nababasa po natin na huwag tayong matakot, opo, huwag tayong matakot. Kung nandyan yung Delta, sabi nila, meron naman po tayong Alpha and Omega. Pero gamitin po natin yung ating wisdom. Binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, gamitin po natin sa maayos. Kung kayo po hindi pa nagpapabaksin, huwag po kayo matakot magpabaksin. Mas lamang po ang nagpabaksin.
But see to it, malakas po ang inyong pangangatawan at talaga pong kayo po'y nasa maayos na pagpapahinga. Magpabaksin po kayo, huwag po kayong maniwala na ang vaccine ay mark of the beast. Hindi po yung totoo, wala po yung kinalaman doon. Yung iba nagkukumahog na sapagkat akala kasi nila ganyan eh. Nagpapanipaniwala kasi sa mga tinatawag nating tawag dito, fake news. Huwag din po kayo maniwala, dumidikit ang kutsara. Ako po yung kutsara, dumikit po dito. Nagpabaksin po ako. Kahit po hindi nabaksin, ang dumidikit sa kabila sapagkat didikit talaga yung kutsara sa balikat, lalo pagkapawisin. Huwag po kayo masyadong magpapaniwala sa mga fake news. Paniwalaan po natin ang salita ng Diyos. So, mapagpalang buhay po muli sa bawat isa po sa atin. Ano po, mga kaibigan, mga kapatid? Subukan ko ngang mag-share ulit. Mag-share ng video o ng tinatawag natin na ano, na video file. Subukan natin na mag-ano ng music para po, bago tayo magtapos, eh meron man lang music, ano ho, para ho masaya-saya man lang. So ayaw ng music na video, so wag na nating gawin kung ayaw pa rin. So mapagpalang buhay po sa inyong lahat mga kapatid. God bless you po. Pakipag-pray po rin ako. Ako yung sundo sa aking mahal na asawa na si Sister Gladys. Mamaya alas 10. So yung tatapusin ko muna iba pang PowerPoint para po sa Sabado ay ready na po tayo sa ating pong pagtuturo. God's Design for Men. Mga asawang babae na nandito, pakiremind po ang inyong mga asawang lalaki na sa Sabado po ay meron pong regional men's webinar. Bibigay po yung link ng ating pong mga kasamang pastor. Isisend ko po dyan sa ating pong group chat ang ating pong ituturo, God's Design for Men. May anim po na disenyo ang Panginoon, at least anim. From Genesis 1, Genesis 2, and Genesis 3, very exciting po ito. Almost 1 month na pag-aaral at pagre-research. Talagang, ang dapat talagang gawin, always go back to the Bible. Because ang Bible, ang dami pong mensahe. Nakita nyo po ito, nagbasa tayo nito, pero hindi pa rin nakita nyo po, baka gusto nyo po nito, nag-promote pa. ito pa, binasa din natin ito. Pero ang mas maganda talaga, Bible eh. Nang binasa ko itong Bible, naku, lalong luminaw. Nandun talaga ang mensahe. Ano po? Because God is always with us, nagbibigay ng mensahe. Pagpalain po tayo ng Panginoon, sa Oli Deo Gloria. Sa Diyos po lahat ang papuri. God bless you po.